may keloid story, like me, na nahihiya talaga ako magsuot ng mga ganito kasi hindi talaga ako comfortable magsuot ng mga sexy drapes. Hello, good morning everyone! I'm here again, Atina Pina, and I will talk to you about my keloid. I am a keloid person. As you can see, I have keloid hair. The history of my keloid is during my pregnancy. Nung nagbuntis ako, pimples lang po ito. Isang maliit na pimples na nagiging hindi ko na malayan na lumaki siya. Hindi ko naingatan siya during my pregnancy. Kasi nga, di ba bawal sa atin maglagay ng gamot? Yun, naniniwala ako nun. Kaya hindi ako naglagay ng any kind na mga dapat ilagay sa aking pimples. So, pero nairipit siya nung dahil nag-work ako tapos sling bag yung gamit ko. Na-irritated siya, tapos nagiging na-infection siya, so lumalaki siya. Nung pinanganak ko na mga 1 year old na yung anak ko, so nagpa-inject ako doon sa SPMC sa Davao City, so pwede pa rin siya nagiging effective dahil siguro ibang ori itong aking keloid. Pero yung iba naman tinitingnan ko mga kasabay ko doon, ay effective, nag-heal, nag-flatten yung kanilang keloid. So, ito naman sa akin ay hindi talaga, or kasi hininto ko din yung isang bottle, hindi pa siya naubos kasi bumibili ako ng isang bottle na gamot na para i-inject dito, pero hindi siya naubos. Mga 500 yata yun, 500 pesos that time. Siguro ngayon mga 1,500 ganun. So, ay 1,500 pala yun. So, ngayon mga 3,000 na siguro kasi alam nyo na matagal na yun. So, nung dumating ako dito sa ibang bansa, may nakita akong clinic na derma. So, nagtatry din ako, pero hindi pa rin siya effective. Nag-flatten siya, pero, ayan, nakikita nyo yan, ipa-flush ko po yung nag-flatten siya. Tapos, bumalik siya. So, I decided to surgery. Yes. Pero, itatry ko ulit magpa-inject. Then, after that, is laser siya. Laser siya. Kasi, mga 2 years din ako nagpapa-inject. Kasi nga, siguro nagiging hindi siya effective. Kasi once a month lang dapat, twice a month. So, ngayon, magpapa-inject ako maybe next week sa off day ko. Then, after that, after ng pa-inject ko, is laser siya. If magbalik na naman siya, so i-ano ko siya, ano kasi makati kasi siya, okay lang sana kung hindi siya makati, okay lang sana, hayaan ko na lang sana, pero makati kasi siya kasi pimpo siya dati, nagnana siya, mayroon siyang water inside, so hindi siya basta-basta na baka sa ilalim mayroong ano, or normal lang talaga, kasi sa mga keloid talaga is normal lang yung kumakati during kumakati kapag umulan, lumilindol, kumukulog, yung mga mag-change yung weather, like winter, nagkumakati talaga siya. Kung mainit naman, kumakati pa rin. Yung mag-change talaga yung weather, kumakati ang aking keloid. Pero ito namang dito sa aking right side, na ito ay bakuna, vaccine ito, so nag-flatten siya, hindi siya bumabalik, pero matigas pa rin, hindi siya malambot. Marami akong oring gamot na ginagamit, like nag-search ako sa YouTube na yung siguro kung continuous ko is effective siya, pero napapagod din ako. Pwede siguro ay ginagamit ko noon yung sinusunog na luya, pinatapal ko, mayroon siya kasi malaki talaga ito dati, pero nagiging flatten siya, pero hinihinto ko rin kasi napapagod ako. Yung
ano naman is yung ahos naman. Nagtatry ko yung ahos. Gitry ko yun, gilagay dito. So, nag-ano siya, nagbalat nga siya, pero hindi pa rin siya nag-flatten. Marami akong ginagamit, pero hindi. Pero, baka sa inyo, yung mga mahistoring may keloid, pwede nyo siya itatry, kasi depende nga yun sa skin. Hindi ako nagsisira sa mga ano. Pero, itatry nyo pa rin. Another thing na ginawa ko is, yung ano, ahos, luya, at saka, yung mga pampahid, lahat-lahat, halos ginawa ko na yan lahat. Wala talaga. Ayun, pero, ayun, I decided na magpavaksin ulit by next week. Kasi, baka dahil hindi siya naging effective kasi once a month lang. So, itatry ko ulit mag twice a month kasi malapit na ako sa clinic ngayon. So, malapit ako nag-work sa clinic. So, baka pwede ako pag sa break time ko, tatakbo ako doon. Tapos, tatakbo ako doon, babalik agad. So, magagawa natin yun ng paraan. Dang. So, guys, sa mga may keloid story, like me, na nahihiya talaga ako magsuot ng mga ganito kasi hindi talaga ako comfortable magsuot ng mga sexy dress like this na ginagamit ko. Maraming tumitingin sa ganyan. So, ngayon, sinusuot ko lang siya just for vlog lang. I never wear a sexy dress. Charot. So, wag nating, kung kayo comfortable, syempre, sa mga nakikita ko, nanonood din ako sa ibang mga nanonood din ako sa iba. Mga sexy sila. Comfortably. Ganun na nga. Pero ako, hindi ko kaya talaga. So, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nag-invite sa akin. Yung, hi, dito ka. Magpapagamot. Baka gusto mo sa aking mga friendship dyan na nanonood. Thank you so much. At saka sa aking friend, shout out sa'yo na si Lani na laging kasama ko sa aking off-day. Thank you so much to Sweet Mo Angel, si sino pa ba, si Jane, si sa mga taga Taiwan na neighborhood ko, Seiyu Son sa clinic or whatever, we will be go together and swimming na mag-wear ng swimsuit. Oh, kasi natatry ko yan na nag-wear ako ng swimsuit yan. So, hindi pa rin ako comfortable na nag-wear ako ng swimsuit dahil nga may ganito ako. Diba? Hindi lang yan. May ano pa ako. Ito, maliit talaga. Maliit siya pero natatakot ako baka lumalaki siya. So, ayan. Maliit lang siya noon. Tingnan niyo. Ngayon, malaki siya. So, makati siya kasi umulan ngayon. Nagiging ganyan siya. So, itatry natin ulit. At saka, i-vlog ko kapag effective. Dahil ang aking pupuntahan ay isang Chinoy Clinic. Derma Clinic na Chinoy. So, I will recommend to you if it is effective next week and I will update you by after 6 months na after 6 months kung mag effective siya, I will really recommend that doctor. Dahil Chinoy siya, marunong siya magtatagalog at syempre hindi tayo lulokohin niyan dahil kababayan natin siya. At saka hindi mahirap i-communicate yung parehas kayo ng language, di ba? So, ayun na nga. Happy ako dahil nakikilala ko yung clinic na yan. At titingnan natin ang ating update about that. Dahil hindi po mahal man siya, pero gagamitin natin yung ating insurance, di ba? So, yung ating insurance, bahala na dyan.
isa-shout out ko lang aking mga ka-team, team Tagalogers, team Pagkakaisa at team Insomnia. Siyempre, huwag natin kalimutan ang team Solid Drainer. Sana ay huwag kayo magsawang panoorin aking mga vlog at ang update nitong aking keloid. Kung paano ito tatanggalin at kung paano ito i-inject. Pero, hindi ko ipapakita na in-injectionan ako or maybe magpapaalam pa ako sa doctor ng dermatologist kung pwede magkuha ng video while ini-inject ako. So, titingnan natin kung ano, kasi hindi pa ako nagpapaalam. Kasi this is first time na doctor ng Taiwan na Chinoy. So, sana effective. Sana. Para mawala naman yung cut sa aking dibdib. It's raining outside, you know? It's raining outside. Comfortable kang magsuot na sexy, magsuot ka. Pero kung hindi, okay lang din. Gaya ko, hindi talaga ako comfortable magsuot na sexy. I want to wear sexy, but I'm not comfortable because of this keloid. You know? This is my keloid again! I'm proud to show you! Wala tayong magagawad dyan. Dahil, keloid talaga ako. Hindi ko alam sana ako nagmana. So, guys, maraming salamat sa iyong panunood. At sana, panoorin nyo yung next vlog ko. Kaya, huwag nyo kalimutan i-bell button. Click the bell button and para updated kayo sa bago kong vlog. Kasi magpapa-inject ako. So, I will recommend sa mga kapitbahay ko dyan, sa mga kapitbahay ko dito sa Taiwan, magpapa-inject tayo kung mayroon. Kasi meron silang yun sa mukha, yung mga pagpaganda dyan. Tsaka sa kilikili kung may mga balihibo kayo. Ayun. So, yung mga kung gusto magpatangos ng ilong, yan. Tapos, kung gusto nyong magpatangos kayo ng ilong, meron doon. So, yung mga pilat, piklat, mga lahat ng sakit ng mga piklat, magpatangos ng ilong, yung nag-itim-itim dito, pwede tanggalin ng doktor na yon. So, maraming salamat, Doc, at sa mga yung friend ko nag-recommend. Maraming salamat sa iyo. At saka sa friend ko, si Lani, ang aking friend na lagi kong kasama sa off-beat ko. Miga-miga lang, shoutout sa iyo, Sisi. At, syempre, sa aking mga kaibigan sa Kaohsiung. Dito na lang ang aking vlog. Bye-bye! Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button. Thank you so much. Bye-bye!